Bro, lahat naman pala tayo dito ay sumasang-ayon sa incentive. Wala naman kumukontra. Siguro yung BIR, hindi din kukontra dito sa incentive na ito. Nako! Boss, kayo po, Attorney Reyes. Sir, disclaimer lang. Hindi, kasi bilang kasi mandato kasi ng BIR to collect and assess taxes. So we are naturally inclined na hindi talaga basta-basta parang uma-agree dun sa any new laws that could potentially diminish yung revenues that the national government would collect. Pero hindi naman po yun na parang hindi it is not saying na we do not support giving incentives to eligible industries or like in this case sa films. Only that kailangan talagang pag-aralan mabuti kasi it will maganda naman yung magbigay ng incentives kasi it will cause it will increase yung competitiveness among the film among the film entities. Pero kung kailangan tingnan din kung i-balance din yung right of the government to raise revenues kasi nga kaya madalas pag may mga Senate and Congress hearings, mahabang usapan yung tungkol sa taxation, especially yung sa mga mag-grant ng revenues because as maybe Attorney Jurado is familiar with that. Kasi Supreme Court decisions already ruled that the taxes are the lifeblood of the nation. Kaya yung mga hindi... Teka muna, Attorney, wala si Attorney Jurado dito. Wala kang right tumawak ng kahit sinong attorney pagka sa hearing ko. Wala siya dito. Hindi siya party nito. Oh, naintindihan mo ba yan, Attorney? Oh, yes, sir. Sorry, Mr. Chair. I just carried away with my discussion only. It is not intentional. Respetuhin mo yung chairman dito. Wala siyang kinalaman dito. Lumabas nga muna. Yes, sir. It is not intentional. It is, tuloy-tuloy lang po kasi yung tuhot sa utak. Ano lagi mo? Hindi namin naiintindihan yung sinasabi mo? Nandito yung mga taga-pelikula para humingi ng tulong sa inyo. Mr. BIR. No, it is not. Kasi yung mga taga-pelikula, wala naman kami kinikita ngayon. Wala. Ihingi ba yan ng tulong sa'yo kung kumikita yan? Kaya nga yung title nito, promotion ng film industry. Matatawagin mo yung taong wala naman sa hearing natin. I'm sorry, Mr. Chair. It is just a slip of the tongue. What I'm trying to say, it is a common knowledge among lawyers, no lawyers in particular, that the... Kasi tingin mo, kami, hindi kami lawyer. Alam namin, babayad kami ng tax. Alam namin yun. Hindi mo kailangan sabihin sa amin, among lawyers. No, so among lawyers and other legal professionals. Oh, anong yun? Anong gusto mong sabihin? That the taxes is the lifeblood of the... Hindi namin alam yun sa pelikula? Ibig mo sabihin, hindi namin alam yun? Alam mo ba kung magkano tax namin, artista? Magkano kinukuha nyo? Wala naman kami napapala sa inyo. Ilan ang mga artista na nagkasakit, may napala ba sa inyo? May bumalik ba? No, sir, I'm just trying to... Mr. Chair, I'm just trying to explain that hindi, you're not explaining. You are dictating to us na we do not know the law. Only the lawyers knows about the BIR. Yun ang sinasabi mo? No, sir. It is not my intention. Oo. That's not your intention, but yun nga ang tinutugmok mo. No, sir. Nagmamanggit ka nang wala dito sa hearing. Nakupo ba yan dito? Nakupo ba yan dito? No, sir. O anong intention mo? No, it's... Simpleng tinatanong namin sa'yo kung makakatulong ka ba sa pelikula. Panggit ka pa na lang, this is the lifeline of the ano. Kaya ka nga pinatawag dito eh. Kaya ka pinatawag dito para kung ano ang maitutulong mo dito sa batas na to. Hindi mo para sabihin dito na kailangan mong ipaintindi si attorney. No, sagutin mo yung tanong. No, sir. Payag ka ba? Haba-haba ng sinasabi mo eh. Yes, sir. You inquired if the... I inquired. We are inquiring nga sa'yo. Yes, sir nga. Ba't napunta si Attorney Jurado? Sir, it is not my intention. It is just a slip of the tongue that I was trying to explain that... Sa tingin mo, di namin maintindihan yun? Sagutin mo. Ba't kami nagbabayad ng batas? Ba't kami nagbabayad ng tax? Hindi namin alam na yan ang kailangan ng gobyerno? Sa tingin mo, di namin alam? Sa tingin mo, di namin alam? No, sir. I did not say that, sir. Oh. Diba sinabi yun? Pero parang ganun na sinabi mo eh. No, sir. I just it is not my intention to I apologize if... Thank you. Salamat, nag-apologize ka. Yes, sir. I've been saying that earlier, sir, that I apologize, but it is not my intention. It is just that I was just trying to explain that the BIR is naturally not inclined to say yes immediately because it will involve... Naintindihan namin yung point na yon. Yes, sir. Alam mo, attorney, maliwanag yung point mo na yon. Doon ka lang sa name dropping, mali ka doon kasi hearing ito, wala yung tao doon sa hearing. Yes, sir, I do apologize. Okay? It is not my intention. Okay na. Huwag mo lang pahabain. Huwag mo lang gagawin yon kasi hearing ito, yung mga wala dito sa upuan, hindi dapat binabanggit. Yes, sir. I will take note of that.
O, para maganda yung hearing natin. Yes, sir. Okay. So, magsating salita, hindi mo matutulungan ang pelikulang Pilipino. Sir, matutulungan naman po siya ng BAR. That, the BAR naman po kasi is as the member of the executive, syempre sunod din naman po siya to for providing incentives to the film industry to make it more competitive and to foster nationalism kasi may mga movies na that promotes tourism for some bases. Naturally inclined naman po siya doon. Pero syempre po it would entail a possible diminishing of the revenues that the national government may collect. Kaya po dadaan po siya sa paano nga yun, attorney? Wala naman masyadong kumikita ang pelikula. Magkano ba yung huli namin na Metro Manila Film Festival? The total gross for the summer MMFF was roughly 27 million for the entire run, which is really, really low. 27 million? Alam niyo po ba kumikita yan? Few years ago, 1 billion, di ba po? Kumikita yan? Summer MMFF po, Mr. Chair, is the first time. Pero sa Christmas MMFF, nakaka 1.1 billion na po. In the past, prior to the pandemic po. Bilang nagka-pandemic na po, ilan na po yun? The first MMFF online, naka 24.8 million. And then yung MMFF the following year, naka 25.1. And then the subsequent year, naka roughly 580 million. Yun, boss. Kawawa naman po kami. Yun lang naman po ang ano namin. Baka may paraan na... Kasi parang nahihirapan po tayong bumangon ng attorney. Ngayon po ang industry natin. Yes po, Mr. Senator. In fact, if we look at the figures for the year 2023, there is not a single film that grossed more than 12M for a local film. And that's, we have to be reminded that the gross of a film, ang dami pa pong taxes na binabayaran. Andyan nga po yung 10% amusement tax. And then you deduct again the value-added tax. Which I might, may I raise that matter po dito sa hearing, Mr. Chair. There was a decision coming from the Supreme Court. I just don't remember the title right now. Where if an entity already pays for the amusement tax, you're not obligated to pay the value-added tax. However, in our case, the producers are paying the amusement taxes and then they still have to pay the value-added tax. Sobrang na po kami sa tax, boss. At po ng Newsflash video ay makikita sa aking Newsflash playlist. Sa mga gusto naman po ng mga biblical topics, punta po kayo sa aking channel na Mahafree TV. Para sa mga gustong mag-order ng Firmax Firmang and Lifting Cream and Immune System Booster, contact Mr. Dante Meraviles on Facebook. Cellphone number 09086553757.